800 pesos per passenger ang pamasahe papunta ng bus patuloy bayan. Humigit kumulang 3 oras ang biyahe from Basco to Itbayat, depende sa lakas ng alon. At kapag masyadong malakas ang alon, bawal rin ang plastic. Dahil sigurado, masusuka kayo. Ang Itbayat ay isang uplifted coral at isa sa pinakamalaki sa buong mundo at siyang pinakamalaki sa buong Asia. Kaya walang beach dito, walang white sand, black sand, brown sand. Kaya puro bangin ang makikita nyo sa buong paligid ng Itbayat. Okay, malapit na tayo sa Port of Itbayat. Kailangan ng doble ingat kapag kayo ay tatawid na galing bangka papunta ng Pampang. Kasi isang maling hakbang mo lang, delikadong maputulang ka ng iyong pa. Okay, after more than 3 hours, maglalayag, nandito na kami sa Itbayat. Pagdating na pagdating namin ng Itbayat, ay wala na kaming sinayang na oras. Pinuntahan kaagad kami ng aming tour guide na si Obet at sumakay na kami ng tricycle papunta sa magagandang tanawin ng Itbayat, Batanes. Ang una naming pupuntahan ay ang view deck kung saan tanaw mo ang lahat ng kalupaan ng Itbayat Island. Ito ang highest peak sa bayan ng Itbayat. Tachimus. Tachimus Cliff. Sa Tachimus Board o Tachimus Cliff, doon mo matatagpuan ang Loner Tree kung saan magandang makapicture. At maganda rin ang tanawin sa ibaba, nakitang-kita mo ang kulay asul na dagat kung saan nakapark ang mga bangka. At pwede ka rin magpa-selfie-selfie o magpicture sa napakagandang kahoy na yan na kahit daanan ng bagyo ay ganun pa rin. Hindi kayang matumba. Makikita mo dito ang isang guho or landslide na dulot or bunga ng lindol noong nakaraang July 2019. Maraming bahagi ng Itbayat Cliffs ang gumuho dahil sa naturang malakas na lindol. Ang sunod naming pinuntahan ay ang Lake Kabaywan. Ito ang nag-iisang lawa dito sa Itbayat, Batanes, kung saan matatagpuan mo dito ang mamulapulang lupa. Ito rin ang nagsisilbing pastulan at painuman ng kanilang mga alagang hayop. Ito ay malapit lamang sa Itbayat Airport. Ang sumunod naming destinasyon ay ang paliparan ng Itbayat or Itbayat Airport. Dito makikita mo na kukunti lang ang tao. May isang gwardiya lang siguro ang nagbabantay nung kami dumalaw. Pero ito ay isang aktibong paliparan or airport. At halos araw-araw ay may flight dito going to Basco. At ito na, dumating na kami sa runway or tarmac ng Itbayat Airport. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasyal, nakapaglakad at nakapag-picture-picture ako sa isang aktibong runway ng isang airport. Makikita niyo kung gaano kalawak at kahaba ang runway ng airport ng Itbayat. Papunta na kami ngayon sa tinatawag na Secret Arc kung saan isa daw ito sa pinakamagandang spot dito sa Itbayat, Batanes na pwede kang kumuha ng magagandang picture. Ano po? So, makikita mo dito ang kahugis ng isang buwaya
at maya-maya makikita nyo ang isang arko. So napakaganda ng mga rock formation sa lugar na ito. At talagang mag-i-enjoy kayo sa mga picture na makukuha dito ng inyong tour guide. Isa sa mga dahilan kung bakit medyo mahal ang bayad sa mga tourist guide ng Itbayat ay dahil buwis buhay naman ang kanilang ginagawa para magkuhanan kayo ng magagandang litrato. Katulad nito. Katulad niyan. At ito pa. Sa lugar na ito rin, magandang maghintay ng paglubog ng araw kung saan pwede kang magpakuha sa iyong tour guide ng magagandang litrato na Instagrammable. Ayan, tulad yan. At ang final destination namin ng araw na yon ay ang Balanga Lighthouse. Papunta na kami sa sentro ng Itbayat. Makikita mo ang mga kabataan sa bayan ng Itbayat. Sila ay mga napaka-aktibo sa paglalaro. Kaya healthy ang lifestyle nila dito. At para sa aming dinner, aksidente naming nadiskubre ang isang kainan na pagmamay-ari ng isa naming kababayan from Rinconada, Iriga City. Siya ay si Jolie Banse. Ang kanyang nanay ay from Itbayat, Batanes, at ang kanyang tatay naman ay from Iriga City. Kaya masaya ang naging kwentuhan namin. Napakalit talaga ng mundo. Di ho ba? Kalayan mong makakatagpo ka ng isang kababayan sa napakalayong lugar ng Itbayat. So, Ma'am Julie, sarap ng pagkain sa inyo. Well recommend po ang inyong kainan. Time to sleep na, mga kaibigan! Okay, the time is 4:15 in the morning. And we're on our way to our journey to the Rapang Cliff. Yes. Let's go, Rat! Masugal ang daan at rough road papunta ng Rapang Cliff. Kaya munting ingat sa pagmamaneho. Bumaba na tayo ah. Bumaba na tayo, tricycle. Dito na magsisimula ang lakaran na walang palit. 40 minutes daw na lakadan. Pagkatapos ng mahabang lakaran, narating na rin namin ang tuktok ng Rapang Cliff. Pagkatapos naming mag-picture-picture sa taas ng Rapang Cliff at ito na, babaan na at maganda na para umuwi.
take on. Yun, pwede na yung i-upload. Buwa-buwa na kita. So ito ay ano din, natural lang na pagkakabi niya dyan. Matatarik at mabato ang daanan, kaya konting ingat lamang po. Ito ang nangyayari sa akin, ako ay madulas. Aray! Woo! Hindi ko muna siya naramdaman, pero kung makita mo, ako, gas-gas sa kamay ang inabot ko. At sa huling pagkakataon, bago tuluyang uwi, nagpalipad tayo ng drone para makita naman natin ang paligid ng sentro ng Itbayat. Okay, pauwi na kami, pabalik na kami ng Basto Patanes. So, enjoy ang trip. Kahit madera. At bago po tayo sumakay ng bangka at magpaalam sa bayan ng Itbayat, tayo po ay muling nagpalipat ng drone para po makita natin ang ganda ng Itbayat Batanes!